Nagdadalawang linggo na pong laman ang balita itong banyagang tinatawag na si Luffy at ang kanyang mga tropa na gustong i-deport ng Pilipinas pabalik po ng Japan. Eh, bakit nga ba parang ang hirap silang patalsikin sa bansa? Una po, hindi po ito yung karakter na si Luffy sa kilalang manga comics na One Piece. Ito po ang tunay na Luffy, si Yuki Watanabe, 38 years old, at tumunoy leader ng isang Japanese robbery syndicate na wanted ngayon sa Japan. At ito ang kanyang mga katropa na kapwa nakaditine ngayon sa Immigration Detention Center sa Bikutan. Liban kay Watanabe na leader ng sindikato, nariyan din si Tomonobu Saito, Toshio Fujita at Kyoto Imamura. Ayon sa Japanese Police, itong grupong ito ay responsable sa pagnakaw ng nagkakahalagang 3.5 billion yen or $27 million sa mga bahay ng mga senior citizens sa Japan. Pero kakaiba ang modus ng grupo. Dinidirect nila ang pagnanakaw sa Japan via long distance mula sa kanilang detention center dito sa Pilipinas gamit ang encrypted messaging app na Telegram. Unang napansin ng Japanese police na ang ilan sa kanilang mga nahuhuling magnanakaw ay nakakatanggap ng instructions gamit ang cellphone number na nakarehistro sa Pilipinas. Kalaunan, na-trace nila ang lokasyon ng mga mensahe kay Watanabe na nakakulong nga sa Pilipinas. Pero paano nila nagagawa yun kung bawal ang cellphone sa kulungan? Pilipinas nga naman ito. Sa isang raid sa kanyang selda, nakumpiska kay Watanabe, hindi isa kundi anim na iPhone. At nitong January 30, porman lang hiniling ng Japanese government ang deportation ng grupo ni Watanabe pabalik ng Japan. Pero kung tutusin, matagal lang dapat na-deport si Watanabe. May 2021 pa lamang, meron ng deportation order ang Immigration Bureau laban kay Watanabe dahil sa sari-saring kaso kasamang illegal entry at ang theft. Bakit hindi siya na-deport kaagad? Dahil meron pa mga pending na kaso ang grupo ni Watanabe sa mga local courts. Nagkataon daw na ang apat na hapon ay may mga kinakaharap na kaso na violation ng RA 9262 o ang Violence Against Women and Children Act dahil sa pagmamaltrato daw sa kanilang mga Pinay na kasintahan. Pero para sa DOJ, kaduda-dudang nagkataon na lahat sila ay may gantong kaso. Bakit po? Dahil ang isang banyaga ay hindi maaring ma-deport hanggat meron siyang kasong hinaharap dito sa Pilipinas. Basic po ito sa batas. Dahil ang sino mang magsampa ng anumang reklamo ay may karapatang makakuha ng hustisya bago patalsikin sa bansa ang isang banyaga. Lalong-lalo na kung umabot na ito sa korte. Pero duda ang DOJ na sinampa lamang ang mga kasong ito para hindi may balik sa Japan ang mga hapon kung saan mas stricto ang mga otoridad. Doon kasi, bawal talaga ang mga cellphone sa kulungan at walang VIP treatment. At mas lalong nagduda si Justice Secretary Juanito Remulla dahil kahit sinampahan na raw si Luffy ng kaso ng kanyang Pinay na kasintahan, regular pa rin daw ang pagdalaw nito sa kanya sa kulungan at medyo sweet pa raw ang dalawa. At may isa pang malakid, wala kasing extradition treaty sa pagitan ng Japan at ang Pilipinas na gagabay sa anumang request for extradition ng Japan para sa grupo ni Luffy. Ang Pilipinas ay meron lamang extradition treaty sa 14 na bansa, kasama riyan ng China, Australia, Canada, India, Indonesia, Korea, Russia at ang US. At ayon sa Presidential Decree 1069 o yung Extradition Law of 1977, ang isang akusado ay maaari lamang ma-extradite kung merong tratado o kasunduan ng Pilipinas sa bansang nagre-request nito. Ang request ay binibigay sa Department of Foreign Affairs at pinapasa lamang sa Department of Justice. Ang DOJ naman ang magsasampa ng petisyon sa korte para sa extradition. At sa huli, ang korte ang magdedesisyon kung ang isang tao ay i-extradite nga sa ibang bansa. Pwede naman pong paalisin ng isang dayuhan mula sa bansa kahit wala namang extradition treaty. Pero ang tawag lang po rito ay deportation, hindi na po extradition. Halimbawa, taong 1997, nagtago ang Hapon na si Akira Fujita sa Pilipinas para iwasan ang kaso niya ng illegal importation ng 40 barel para sa Yakuza. Nag-request ng assistance ng Japanese police sa Pilipinas. At kalaunan, nahuli rin si Fujita noong October 1997. Wala pang isang linggo, deport na siya kaagad papunta ng Japan. Pero sa kaso ngang yan, wala naman siyang local cases na pending sa mga korte sa Pilipinas. Kaya't ano ang aasahan natin dito sa 4 na hapon na tila umiiwas sa kanilang kaso sa Japan? Ayon sa DOJ, nagsampa na ng motion to withdraw ang mga state prosecutor sa mga korte kung saan nakahain ang mga reklamo laban sa kanila. Ang dahilan, kakulangan daw ng ebidensya ng violence against women at ang suspecha na gawa-gawa lamang ang mga kaso. Pero paano kung umalma ang mga kasintahan ng mga Hapon na siyang naghain ng reklamo? Tandaan po na sa criminal case, ang main complainant ay parating ang People of the Philippines na kinakatawan ng city or state prosecutor. Sila ang talagang nakapronta sa prosecution at ang mga private prosecutors ay naka-backup lamang. At dahil dito,
Dalawa sa kanila ay madedeport na nitong Martes, si Kyoto Imamura at si Toshio Fujita. Tuluyan ang dinismiss ng korte ang lokal na kaso laban sa kanila. Umaasa ngayon ng DOJ na madidismiss na rin ang local cases laban kay Luffy o Yuki Watanabe at si Tomonobu Saito para mapalaya na sila at makulong naman sa Japan.